Taeyang nakipag-away sa isa sa kanilang mga coaches. Ito namang si Aslem na galit nga sa mga Heat players. Murray, niyabangad pa itong Heat bench. Number 7 at number 8 seed sa East, mga idol, Hawks at Heat, nagharap sa first play-in game this year. Ang mananalo mag-move on sa 7 seed para kaharapin ang team ng Boston Celtics. But sa first quarter natin, great start agad para sa away team na Hawks, kung saan may 19-11 na scoring agad. At itong si DeJounte Murray may 6 points, si Trae Young ay meron agad 5 points and 3 assists in the first 6 minutes. At ito namang Miami Heat, mga idol, sa umpisa ay sloppy start ang kanilang opensa, kung saan 4-15 sila sa field at 26% lamang ang shooting. Samantalang ang Hawks, very fluid ang offense. Yet may 10-point lead na sila, 27-17 with 3 minutes left this quarter. Pero salamat na nga lang sa effort ni Jimmy Butler at may 10 points agad siya sa first quarter, kung saan 36-27 lang ang lead sa kanila ng Atlanta after the first quarter. At dito nga rin sa quarter na ito ay si Trae Young ay nakipag-away pa sa isa sa kanilang mga coaches. Second quarter naman natin ay nakita nga ng Atlanta Hawks na lumaki to 16 points ang kanilang kalamangan salamat sa 3-pointer ni Bojan Bogdanovic. Grabe nga rin ang shooting dito ng Heat. Matinding 2-for-13 sila, mga idol, sa 3-pointers, only 15%. Kahit open 3-pointers ay hindi nila maipasok. Yet nag-take advantage na Trae Young at si Bogdanovic, ginawa ng 23-point lead ang kanilang kalamangan dahil sobrang sumikip na rin kasi ang depensa ng Hawks in the paint. Pero pagbalik nga ni Kyle Lowry, mga idol, ay in-spark niya ang 11-0 run na netong ang team ng Miami Heat at 7 points ang kanyang abag dyan. Kaya naman after the second quarter, 65-50 na ang score, 15 points na lang ang kanilang hinahabol. Nanguna nga sa Hawks ay itong si Trae Young with his 13 points and 6 assists, at para naman sa Heat ay itong si Lowry may 19 points. Nagalit nga rin itong si Udonis Haslem, mga idol, sa Miami Heat players matapos silang matambakan ng 23 points. At sa ating third quarter naman, mga idol, quick timeout para nga sa Atlanta Hawks matapos na gumawa ng 6-2 run ni Tyler Herro. Down to 11 points ang Atlanta Hawks lead. And another Hawks timeout, mga idol, nang dahil another run na naman ang pinakaulan ng Miami Heat. And this time 7-2 run yan, mga idol, down to 6 points na lamang ang kanilang kalamangan. Pero na-survive naman nila Trae Young, mga idol, ang furious run ng Miami team this third quarter at naibalik pa nila to 9 points ang kanilang kalamangan, 79-70 with 4 minutes left. Itong Heat hindi naman sumuko at talagang binaba pa to 5 points ang lamang na itong Hawks, mga idol. Pero again, dahil sa Trae Young takeover, pagtapos ng third quarter, 13-point lead muli ang Atlanta Hawks. Sa fourth quarter naman natin, mga idol, tuloy-tuloy lang sa pagkayod itong Miami Heat sa pagbabanga sa Atlanta lead, at nababanga nila successfully to 6 points matapos na 5-0 run ni Kyle Lowry. Pero big time nga, mga idol, ang ginawang answer na ito nga ni DeJounte Murray, ginawang 10-point game muli ang laban, 104-94 with 5 minutes left, sabay titig pa dito sa Heat bench. At hindi na nga rin kinaya ng Heat, mga idol, na bumalik pa, napagod na yata. Kahit nanalo na dito ang Atlanta Hawks sa paunguna ni Trae Young, 23 points, 8 rebounds, 7 assists. Ito nga si Murray, 18 points and 6 assists. Sa kabilang team, Lowry, 33 points, Herro, 26 points.